Paterno! Good morning. Oh, di ba? Naka-artificial na kayo. Ako. Hindi, talagang dapat yan. Kailangan natin yan. Lalo na ngayon, tumataas na po yung COVID cases. At ako po ay nagpapasalamat dito po sa TV5 dahil meron sila in-implement na very strict protocol. Lahat po ng mga taong papasok dito dapat naka-artificial. At kapag hindi ka nasunod doon sa one week, every week, di ba? Artificial antigen. Hindi ka makakapasok. Kaya kahapon, absent sila ngayon, makapasok na sila dahil I'm sure negative. Yes. Dahil kung positive, wala kayo rito. Ha? Okay. So, ngayon, yung nawala sa inyo kahapon, babawiin nyo ngayon. Opo. So, ibig sabihin, doble indak, doble lundag, dobleng saya. Yes. Tingnan natin. Ready, get set, and go! Bawi-bawi! Sobra pa sa bawi. Pinakabawi sa lahat ng bawi. Very nice. O, di ba? Wala sila kahapon ngayon bumawi. Pero, meron isang babawi din sa atin. Sino bang wala kulang kahapon? Of course, si Chiang Marx, kasi si Chiang Marx busy yet. For being a model. Palaging, siyempre, family first. And then, kasama yung work. Tama ba ako, Chiang Marx? Tama, idol. Oh, kasi diba? Yung tatlong anak ko minsan pag nagsabay-sabay yung mga kailangan, abayin ako. Hindi ko alam paano hahatiin yung katawan ko. di ba? Ganun tayo dapat talaga palagi alagaan natin yung ating kalusugan, ang ating pamilya, and of course, very important, ang ating trabaho. Mm-hmm, of course. Now, talking about trabaho, Chiang Marx, ano ba mga abangan? Nako, ito, idol. Sa una nating kaso, isang ginoo humihingi ng saklolo sa atin. Gulong-gulo na raw kasi ang isip niya dahil may misteryosong itinatago ang misis niya. Abay, si misis Nobyembre nang mabuntis. Pero Mayo pa lang, biglang naghimala. Nako, paano kasi itong si misis nanganak na ilang buwan pa lang yun kapag kabinilang mo. But wait, mga kapatid, may buwelta si misis, ha? Ito po, panoorin niyo. Diyan, Charles Ugiz, na anak natin si Raven. Huwag mong ipagkait yun. Alam na alam mo yun sa sarili mo. Bakit sinasabi ng nanay mo na hindi niya po yan? Bakit? Ilan ba yung lalaki ko na bumunta ako dyan? Hawak mo yung account ko, alam na alam mo yun. Ba't mo sinasabi na ganun? Ni magsustento ka nga, sinasabi ng nanay mo, huwag kang magbibigay. Si Raven, sana po. Nako, ito pa, isa pa, idol, ang nakakasulasok na amoy sa isang barangay sa Nasugbu, Batangas, na mula sa likod bahay ng isang residente na may 100 baboy na inaalagaan. Minsan na raw itong nilapit kay barangay chairman, pero ang sagot lang daw ni Cap, hayaan yung maghanap buhay. Nako, tama ba yan? Kaya naman, sambay ng keyboard warrior, sumanda na dahil narito na si Maring MJ! Live si mga idol in action sa Facebook page, pati rin po sa YouTube channel ng 1PH. Eto na po, mag-comment po kayo to po sa mga kasong nakikita nyo. At syempre, abangan po ang ayuda ni Idol today! Kaya Idol Raffy, ano pa bang hinihintay natin? Chiang Marx at MJ, maraming salamat. Ang hinihintay natin ngayon ay walang iba kundi si Kapitana Carol. Yes, idol! Ito na ang aking warning shot kay Edita De Lumes ng Barangay Takuling, Bacolod City, idol! Teka muna, gusto kitang i-promote eh.
chairman, kapitana, ano kaya kung kinakabala ko sa inyo, sir, ha? Mayor. Mayora, pwedeng-pwede, idol. Gobernadora. Senadora, parang hindi mo na bagay yan, idol. How about BP, Carol? Ano pa? BP. Siguro hindi pa siguro time. President. Lalong-lalong hindi pa po muna. Kaya mo. Pero, kapitana, hindi, Pustanta, mayor, kaya mo. President, walang biro. Hindi, totoo. President, pwede. Lalaban kita sa kampanya. Hindi, totoo. Presidente ng inyong homeowners association. Ah! Masyado ka naman. Sa Pilipinas, ikaw talaga, Carolina. Homeowners! O, pwede doon naman, ka mag-umpisa. Tapos dahan-dahan pa. Dahan-dahan tayo, idol. Okay, sige. Anong problema nitong warning shot natin, Carol? Nako, idol. Ang nagre-reklamo po ay isang 60 years old si Sir Nino Oliverio. Dahil itong kapitbahay niya ay may-ari po ng furniture shop na sobrang perwisyo na halos isang buwan na doon maingay. At dahil sobrang ingay, umaabot pa hanggang 10 PM ng gabi. Idol, may video. Tignan nga natin, pakinggan nga natin kung gaano kaingay. Pasok, direct. Sige. Oh, sakit. Parang may takarera. Napakaingay nga talaga, idol. Yan ang pruweba ni Sir Oliverio, idol. Abay, dapat matigil na yan. Yes, sakit po, sa tenga. Idol. Ito, nagkikinig lang tayo sa video. So much more kung doon ka mismo sa habang nangyari yung ingay na yun. Napapakinggan mo. Sakit sa tenga. So, ayusin natin yung problema niya. Yes po, idol. Very good. Anong sunod? Nako, sunod naman ay warning shot na naman tayo kay Mark Joed Fernandez dyan sa Quezon City po, idol. Okay, bakit? Anong problema naman dito kay Mark Joed Fernandez? Opo, idol. Ang nagre-reklamo si Mary Grace Ayunga, hindi nagsusustento itong lalaki na yan sa kanilang 5-year-old na anak, idol. Yun lang, idol. Yun lang. Aba, pagsabihan mo na. Ang dapat pagsabihan. Yes. Mark Joed, ikaw na lalaki, alam mo na ang iyong obligasyon sa iyong anak. Anak mo yan, magsustento ka na ngayon na. Okay. Salamat, Kapitana Carol. At ang unang kaso natin sa pagbabalik ng Idol in Action. Natin si Madam Ella Sobelino. Siya yung nagreklamo sa atin dahil yung kanila raw barangay nilusob na ng mga langaw. At dapat daw, sabi nung ilang mga nagreklamo, yung barangay nila, ang tawag na ay Barangay Palipara ng Langaw. Kasi Barangay Palipara nga naman talaga yung pangalan ng kanilang barangay. Pasintabi po sa mga kumakain, ha? Madam Ella, magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. Talaga nakakadiri po yung mga langaw na kumakalat dyan sa inyong mga kabayan. Sa pagtulog, pagkain, pati sa pagbanyo, kasaming langaw. Bakit, ma'am? Ano bang problema? Bakit ang daming langaw dyan? Sir, kasi po meron pong poultry na nag-ooperate dito sa aming barangay. May malalaki pong 3 poultry na nag-ooperate. Ang pangalan po ng poultry ay Pumona Farm, Helix Farm at Escriba. Ito po ay aming ipinipisyo na kasi nga po, apektado na po kami sa langaw at saka sa mabahong amoy. Opo. October 19 po 2019, nagsimula yung petition. Tapos po January 17, 2020, binaba na po ng LGU yung closure order kasi wala po palang kaukulang permit ang mga nasabing farm. Okay. Tapos po, inignore po nila yung binaba ng LGU noon kasi sabi, ilegal daw po ang pagkakasara. So, inayos po yun ng aming mayor. Dumulog po kami sa LGU ng aming problema. Nagbaba po ng final closure order ang aming mayor noong December 22, 2020. Pero until now po, nag-ooperate pa rin po ang nasabing farm. Kasi yung pong pagbaba nila, hindi po nila tinatanggap yung closure order. So, ibig sabihin, dinidefy nila yung closure order at wala silang bilib kay mayor ninyo. Siguro po, hindi ko po, yun po ang pagkaka-ano namin. Kasi bumalik po uli kami kay mayor kasi sabi nga po namin, namumroblema kami kasi ang tagal-tagal na po nung reklamo namin, hindi pa rin po kasi sumusunod yung nasabing establishment. Ano po sabi ni mayor nung masabi niyo sa kanya yun na
hindi sumusunod sa kabila ng closure order na binigay. Binigyan po niya ng instruction ang aming kapitan plus yun po yung police na higpitan po yung poultry para hindi na po makakapaglabas ng in and out nila. Pero okay. Sa ngayon po, sir, wala po kasing nangyayaring ganon. Okay. Hindi na sinunod yung utos ni Mayor. So, ibig sabihin, walang naniniwala dyan kay Mayor. Kaya nga po, dumulog na kami sa inyong programa, sir, kasi nga po, nahihirapan na rin po kami. Katunayan po, sir, dinimanda po kami nila. Nakadimanda po kaming mga petitioner plus si Kapitan, Sekretary at Kagawad. Okay. Tapos, ano sabi ni Mayor? Kayo na nga po yung napipirwisyo. Kayo pa ngayon dimandado. Opo, nakadimanda po. Pati po si Mayor, dinimanda din po nila. Uy! Oh! Nako po. Iba na ngayon. Sir, kasi marami po kasi yun silang dinadrop na name ng matataas sa tao. Sinasabi din po ng mga empleyado doon na hindi namin kayang ipasara ang nasabing poultry. Sino na po yung mga pinagmamalaki nito, di umano? Hindi ko po kasi. Pwede ko po mag-drop ng name? Pwede po, di umano. Sabihin mo po, sabihin niyo po, di umano. Di umano po, ang sabi, pag po nagpapadala ng letter, nakaka-copy furnace po ang DILG si Resto, USEC Malaya, DNR Tamayo. Okay. So, yun, DNR, saka... Kausap po natin si Charles John Ogis, okay, ang kanya pong reklamo, yung kanyang girlfriend. Parang mga bata lang to, ano? 18 years old si Charles, 19 years old yung kanyang girlfriend. Ito yung nagulat na lang si Charles dahil November na buntis si Mrs. And then May, nanganak na. November, December, January, February, March, April, May. 6 months. O nga naman. Nakakapagtaka ngayon. Pero may buwelto si Mrs. Mamaya. For the meantime, kausapin natin si Sir Charles. Sir, good morning. Oh, good morning. Good morning po, sir. Okay. So, nagreklamo ka dahil si Mrs. ay sa iyong palagay nabuntis at hindi ikaw ang tatay. Opo, sir. Okay. Bakit mo nasabi November mo nabuntis? Ito po, sir. Nagsama po kami, sir. October po. Okay. Umali po sa November, buntis po sa sir. Ikaw ang nakabuntis sa kanya, inamin niya? Opo, sabi po. Pagdating lang sa sir po, sabi po niya, umalis po sa pagpapangon, sabi po niya, nakunan po sa sir. Nakunan siya? Opo, pagdating lang sa sir po, sabi po niya. Sandali lang sir, magulo ka sir. Medyo hirap ang audio. So, sinabi niya, buntis siya nung... November, and then nakunan siya, and then nanganak ulit siya noong May, masyadong, baka May the following the 2 years later. Nagsunod po sa tangan po, nakunan po kasi na sir. Hindi kita maintindihan sir. Okay, November po sir, nagsabi siyang buntis na siya. Nung magsabi siyang buntis po siya sir, malaki na bang tiyan niya? Gaano ba kalaking tiyan niya? Kasi para bang meron ng melon, ganon, watermelon, o... yung medyo parang busog lang. Sir. Hindi, kasi nga naman po, mga kapatid. November, buntis. And then May, nanganak. 6 months lang yon. So, nung mag-declara sa kanya na buntis na, sinabihan siya ni Mrs. or ni girlfriend na buntis na, dapat mahalata niya kung malaki ng tiyan o hindi. Diba? Kumplat pang tiyan. Sinabing buntis and then November and then 6 months ng anak, para imposible. At takataka ngayon. Nandiyan na ba si Sir Charles ulit? Kung wala, si Ma'am Mary Grace. Ma'am Mary Grace? Hello po, sir. Okay. Humingi po ng tulong sa amin itong si Sir Charles. Siguro, in the end of this conversation,
hihingi siya sa amin ng tulong na para mapa-DNA test yung baby ninyo. Opo. Okay kami dyan para matapos na itong problema niyong dalawa. For the meantime, opo, pakipaliwanag po itong sabi niya kanina, hirap lang kami sa signal niya, hindi kami nagkaintindihan. November, sinabi mo sa kanyang buntis ka and then May nanganak ka? Opo. Paano nangyari yun, ma'am? Hindi po sir, ganito po yun. September 26 po, naniligaw po yan siya sa akin. Pumupunta-punta po yan siya sa bahay namin nang hindi nagpapaalam sa nanay niya. Okay. Sakto po. Teka mo na, hindi nagpapaalam sa nanay niya. Ba't magpapaalam opo sa nanay niya? Kasi po, may naririnig po ako na sinasabi daw po ng mga kapitbahay doon na binubugbog po daw si CJ. Kasi bumababa na hindi nagpapaalam. Kailan magpaalam sa nanay niya bago siya lumabas ng bahay? Opo, ganun po yung ano. Ganun po yung nanay niya. Ah, Mamas Boy. Opo, tapos September 30 po, kinuha niya po ako dito sa bahay. Sinama niya na po ako dun sa kanila. Okay, so September 30, sinundo ka niya at dinala ka niya sa bahay nila. Opo. Okay, tapos kailan ka na... No. Kailan ka... October po. Okay, sige, go ahead. Hindi po kasi ako naglilihis sa Rafi. Kaya hindi ko po naramdaman na buntis ako. Basta ang akin lang, kakain lang ako ng kain. Yun na po nararamdaman ko. Teka mo na, okay. Kinuha ka September. September, ano po, 30. Okay, so bago kanya sunduin no September 30, sabihin natin October na. Okay. Bago ka sunduin ni Sir Charles, meron ka bang ibang boyfriend? Wala po. Hawak niya yung account ko kasi wala po akong cellphone noon. Hawak niya ang... account ko po kasi wala akong cellphone. Ang social media account mo? Opo. Okay. So, September 30, sinundo ka niya. Tapos, kailan ho kayo nagtalik? Simula po ng September 30 hanggang po sa ano, hanggang po sa isang buwan po yun, lagi-lagi po. Okay. Sige po, lagi-lagi, okay. So, tapos, so sabihin natin October 1, okay, hanggang lagi-lagi. So, November, buntis ka na noon. Opo, ano po, November ko po naramdaman nung pumasok po ako sa amo ko pong matanda. Okay. So, pagpasok mo sa amo matanda November, pakiramdam mo buntis ka na, ma'am. Opo. Okay. And then sinabi mo kay Charles na, Charles, buntis na ako. Opo, alam niya po ito. Okay, sige. Ma'am, ito ma'am, 9 months kasi alam natin lahat. Okay? Opo. Na 9 months dapat binubuntis yung isang baby. Now, kung umpisan po natin ng November, kahit pa sabihin ito October, pero hindi, November opo dapat. November, December, January, February, March, April, May, 6 months nanganak ka. Meron naman nangyari na 6 months nanganak, pero yung baby is yung premature. Kung lang po ng 2 linggo po yung baby. 2 linggo? Hindi po. Kung 6 months, dapat siyang premature yan at naka-incubator yung baby. O normal itong baby. Kakarasta ko lang po kasi nun, Sir Rafi. Ano pa? Kakarasta ko lang po nun. Oh, okay. Sige po. So, 6 months po. 6 months yung baby nyo, ipinanganak nyo na agad. Ibinuntis yung baby nyo 6 months lang. Nagbibilang po sa mga. Okay, binibilang niya. Sige, bilangin nyo po. November, bilangin nyo po hanggang May. Ako na po, bibilang sa inyo. November. Feeling ko po sa ano, March, sa April, September, sa November, sa October po. Buntis na po ako kasi ko po sinasabi kasi takot okay ko sa nanay niya. Okay, takot ka sa nanay niya. So, October buntis ka. October, November, December, January, February, March, April, May. So, 7 months. Kapos ng 2 months. Opo. Okay. So, 2 months, nanganak ka na agad. Pero may sinasabi kanina si Sir Charles na nilaglag mo raw yung sa palagitnaan. So, parang December bata, nilaglag mo raw. Tawag rin si Charles. Charles! Si. Charles! Sir! Sir! Okay, sabi po ni Mary Grace, nung sinundo mo si September 30, tapos pagkasundo mo sa kanya, dinala mo siya sa bahay nila, sa bahay ninyo, mo, ng mama mo, tapos inaraw-araw mo na raw siya. Hanggang opo sa... Po. Tama, inaraw-araw mo siya. Opo. Okay. So, nung mag-araw-araw kayo hanggang katapusan ng October? Opo, sir. Okay, walang mintis yun? Wala po. Walang mintis. So, pagdating ng November, na-declare siya sa'yo, buntis na siya? Opo, November 18 po, buntis na po siya. Okay. Sabi mo kanina, nahirapan akong maintindihan ka dahil pangit yung audio. Nagpalaglag siya? Opo, sabi nga po, nakunan po sa dahon.
Kailan po siya nakuha nung sinabi niya sa'yo? Juan po. March? December po. Ano na po? December po. Okay, so December nakunan siya. Opo. So, kung nakunan siya, di inulit nyo, gawa ulit kayo ng January. Opo. Okay, araw-araw ulit yun. Wala. Wala po, kasi nagtatrabaho ko sa inyo. Ah, hindi na araw-araw, paminsa-minsa na lang. Di, so, start all over kayo January. So, pagdating ng May ng anak, so mas mahirap to. January, February, March, April, May, 4 months. Opo. Sarap eh. Nahilo ko. Kasi November, tawag nga kayo November. Ng, tawag, sandali, tawag nga kayo ng, ano, ubigayin eh. Ubigayin eh, nalilito ako rito, nahirapan ako. Ma'am. Therapy. Ma'am. November 17 po, umalis na po ako sa kanila kasi pinalayas ako kasi sabi ng nanay niya, hindi niya daw po anak ni CJ yung binubuntis ko. Oh, kaya December po, andun na po ako sa Santa Rosa, Laguna, nagtatrabaho po ako para buhayin ko po yung sarili ko. Okay, sandali po. Charles. Opo, sir. Ito, matatapos ito. Nung sunduin mo siya noong October, may napansin ka ba sa tiyan niya? Siya ba'y parang busog? Opo, sir. Parang busog siya at medyo malaking tiyan niya? Opo. Ah! Eh di ibig sabihin, buntis na siya nung sunduin mo siya. Opo. Hindi po, sir. Kasi naringan po yan. Ano pa? Sinungaling. Kasi yan. Ang pipid yung mga damit ko. Okay. Nagsinungaling. Ano, masikip ang damit niyo? Opo, doon na po yan nagsin ko mga ano po, ano, 30 of November. Okay. Lagi na po ko pinapatawag ng nanay niya, sinasabi na, umamin ka sa kanyang buntis ka ba? Okay, hirap ang signal talaga ni ma'am, Mary Grace. So, Sir Charles. Opo, sir. So, ang gusto mo ipa-DNA test natin yung bata? Opo, sir. Para magkaalamanan? Opo. Okay. Ma'am Mary Grace. Opo. Papadini test natin yung bata. Okay sa'yo? Opo. Sangayon po ako doon sa Rapi. Sangayon ka doon? Opo. Okay. So para sa'yo, yung baby ay kay Charles yan at 6 months nyo lang binuntis. Ibinuntis? Hindi po. Sakto po siyang ano, tumungtong lang po siya ng 9 months. Oh, pero kasi, lang siya ng 2 linggo po. Di ba sabi mo October 30 kasi nundo? O sabi, 38 ay, weeks lang po siya. Di ba sabi mo September 30 kasi nundo? Oh. September 30 niya po ako sinundo, pero napunta-punta na po siya dito ng September 26 hanggang sa September 28. Napunta po siya okay, dito. Okay, sige, sige. Kailan kayo unang, nagtalik? Yung unang-una. September 30 po. Yung unang talik nyo yung September 30? Opo. Oh. Ay, hindi po. Ano? Kailan? September 29 po. Okay, 29 ulit. Kasi nilasing po ako ng nanay niya. Nilasing ka ng nanay niya? Opo, nung unang punta ko po dyan. Okay, nanay niya naglasing sa'yo para magtalik para ng anak niya. Para po umamin ako kung sino yung mga lalaki ko po. Yun ang ginagawa nila sa akin. Ah, para aminin mo kung sino mga boyfriend mong iba. Oo, kaya nilasing nila ako. Okay, so ang unang talik niyo September 29? Oo. Oh, kapos pa rin kahit na September 29? Oo, wala mo yung kapos. Tawag nga kayo ng ubigay ni para ma-educate din tayong lahat. Tawag kayo ng doktor na ubigay ni para kumonsulta tayo. Para maliwanagan yung mga viewers natin, maging itong si ma'am, saka si sir. Pareho sila. Anyway, willing naman daw sir Charles si ma'am Mary Grace na ipa-DNA test yung baby nyo. Okay sa inyo? Dalawa? Sige, ako na pong gagastos. Alright? For the meantime, status ko, walang galawan, walang salitaan, walang banatan sa social media, tahimik kayong dalawa. Okay? Sige po. Alright? And then, yung resulta, i-announce namin dito, agad-agad, by next week siguro, hopefully, or 2 weeks from now. Okay? Opo. Okay, meron ka mensahe, Sir Charles, kay Ma'am Mary Grace? Sandali po, Sir Charles, nakalimutan tanungin. Sabi niya, nung pumunta siya nung September 29, nilasing daw siya ng mama mo? Hindi po, sir. Hindi po totoo yan, sir. Nag-inuman po siya, sir. Ano? Nag-inuman po siya. Nag-inuman sila ng mama mo? Opo. Okay. So, tapos, sino unang natumba? Si Mary Grace po. Natumba si Mary Grace, tapos si mama mo, inum pa. Gising po. Gising pa. Opo. Pagkatapos, anong nangyari? Anong ginawa ni mama? Tinawag ka? Opo, tinawag ko po. Tapos sabi niya, pumatong ka na kay Mary Grace? Hindi po. Pero pumatong siya. Ano po? Ah, si Mary. Eh, paano makapatok si Mary Grace? Eh, tulog na nga. Kau naman. Malibog dito. Ano po?
magulong kausap. So pinainom ni mama mo itong si Mary Grace at nang nalasing, ano nangyari? Tinawag ka ng mama mo? Opo, pinagawa ko po. Oh, tung tinawag ka ng mama mo, ano sabi ng mama mo sa'yo? Patulogin po. Patulogin si Mary Grace? Eh, tulog na nga eh. Opo, tapos tumalik ko sa bahay ko. Tungo namin sa isang bahay. Dito ako binalaw ko sa Mary Grace. Okay, malabo na kausap mo ito. Sige, sir, ipapa-DNA test ko na lang kayo para yung baby niya para magkaalamanan, okay? Opo, sir. Sige, salamat po, Sir Charles at Ma'am Mary Grace. Okay? Hindi, okay na yun. Huwag na natin tawagin, doktor. DNA na lang, maghatol dito. MJ, anong sabi ng netizens? Nako, Idol Rafi, tawang-tawa yung mga keyboard warrior natin. Ang sinasabi nga nila, no, sana raw all parehas ng pagka-aktibo ni ate. Yung iba, nagko-compute na rin, Idol Rafi, sila Elma Laylay, sila Ving Hagen. Sabi nila, teka lang, kung 7 months, baka nga pwede pa, pero kung 6 months, ako, malabo raw talaga ate. Pero sinasabi nga nila si Ru Fernandez, Landinaw, Tulfo, later. Ayan ang sinasabi ng mga keyboard warrior natin, Idol Rafi, at inaabangan daw nila ang pa-DNA test kung meron man. Back to you po, Idol Rafi, dyan sa studio. Salamat, MJ Marfori. Bigay na ng ayuda sa pagbabalik ng Idol in. BILG, katunayan sir, kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Ang nag-facilitate po ay ang BILG kasi doon para pong yung pong may isa sa mga may-ari ng poultry humingi ng tulong sa BILG. Kaya po ang BILG ang nag-facilitate para magkaharap kami ng investor, pati petitioner at barangay. Okay, sandal po. Dapat hindi nakikialam ang BILG rito kasi ang pagbibigay ng permit, it comes from the mayor. LGU yun. BPLO is a munisipyo yun. LGU is the only entity or unit na makapagbigay ng permit sa mga establisemento sa isang lugar na kanilang kinasasakupan, walang kinalaman yung DILG. Major Davy Hebron, Chief of Police ng Kalawan Laguna. Major, good morning po. Yes, sir. Major, tulungan niyo po kami ha. Kailangan ko po ng tulong ninyo para i-analyze po kung bakit diyan po sa inyong lugar, ito pong tatlong poultry farm na nabanggit po naming complainant despite the fact na meron ng a closure order galing kay Mayor at meron instructions galing sa inyo na ipatupad po yung closure order eh hindi niyo po napapatupad at wala nangyari. Ano bang meron? Paki-analyze nga po, sir. Ganito po, sir. Kasi ako po ay newly installed lang po dito. Ano pa lang po ako dito. 5 days old lang po ako dito. Kaya ako po ay nangangapa doon sa area. Ngayon, sir, nasabi ko na sa inyo, sir. So, hindi na kayo mangangapa dahil alam niyo na po. Apo, sige po, kukuwento ko po dito yung mga naiwan po ng hepe dito. Ako po mag-i-inquire kung ano pong gagawin doon sa closure na yun. Saka po, siyempre po, mag-ano din po ako sa aming legal para in case naman, ano, eh, hindi rin naman po mananabit din po yung ating kapulisan. Teka muna, sir. Kukonsulta kayo sa legal. Apo. Eh, meron na pong closure order galing sa mayor. And may instructions po sa inyo galing kay Mayor na ipatupad, tulungan sila kasi wala naman po silang police power, kayo po mga police, ipatupad yung closure order na inisyo po ng LGU which is legit. So, kukonsulta ka pa muna? Apo, kasi lawyer? Po ang alam ko po dyan, kasi po yan, kami po ay police assistant. Ang dapat po na mag-uwan po ng closure, kasi sa environment at area po ng Kalawan, dapat po yung kanilang menro. Sige. Ma'am Ella. Yes po, sir. Pinapangako ko po sa inyo, nagsasalita na po ako ng tapos. Meron po at meron mangyaring resulta. Okay, ma'am? Trust me. Okay po, sir. Maraming salamat po. Maasa po talaga kami na matutulungan niyo kami kasi sobrang apektado na po kami. Apo. It's just a matter of tutumbukin ko kung sino ang nasa likod nitong Apo. Problema ninyong lahat dahilan Apo. Para hindi tumapahinto-hinto. So somebody Apo. Or some people are behind these three poultry para sila ay magkaroon ng lakas ng loob sa halip na tumiklop e nagmamatapang pang i-defy yung order na mga ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino.
Round 1 ang bigayan ng tulong hatid ng I Am Amazing Immunity para sa immunity at energy. Isang capsule lang ang kailangan. Meron ng vitamin C, B3, zinc at moringa. Mag-I Am Amazing Immunity handa sa bawat hamon. Idol sa aksyon. Mabibili sa IAM worldwide website, branches, business centers at legit distributors nationwide. Lizelle ng Romblon. Magandang umaga po, Ma'am Lizelle. Opo, magandang umaga po, Idol. Hanapin niyo po kung nasaan yung 10,000 pesos. Ulitin ko, isa sa kanila nagsasabi ng totoo dito sa trivia natin, yung sagot ng isa ay totoo, yung dalawa, kabalastugan para lituin ka lang. Okay? Kapag nalito ka, nandiyan na may netizens, tulungan ka. Kung yung mga netizens ba ay naging makatotohanan sa'yo o gusto ka lang ding lituin, depende yan. Okay? So, bago ang lahat. Bago ang lahat, Idol Raffy, mga kapatid, ang suot po na ating mga dancers ngayon ay mabibili niyo po sa idolshoppingnetwork.com. Mag-add to cart na po kayo, mga kapatid, dahil free shipping po sila ang idolshoppingnetwork.com sa lahat po ng mga taga Metro Manila at sa mga kababayan po nating OFW. Kung gusto niyo pong mag-order, i-message niyo lamang po sila sa kanilang official Facebook page. And mamaya po, good news, meron pong live selling ang idolshoppingnetwork.com. Wow! Maka Webes. Sabi ko nyo. Balita ko, Webes. Oh, Webes, oh. Idol. Kanin, kahapon pala yun, Idol. Webes, balita ko lang eh. O, panaginip ko. Nanaginip o, kahapon pala ang live selling. Sa Thursday po, may live selling po muli ang Idol Shopping Network. Wow! Okay, ngayon, Lizelle ng Romblon, ma'am. Opo. Okay, ngayon, ang tanong ay... Anong tanong ulit? Pinakaunang vaccine po na naimbento sa buong mundo. Ayun. Pinakaunang vaccine na naimbento. Ayan. Okay, good. Magandang tanong to dahil... Sa panahon ngayon, pinag-uusapan yung mga vaccine. Ma'am, sige po. Ano yung pinakaunang vaccine na naimbento? Okay? Sa para anong sakit? Yun dun. Follow-up question. Sige. Number one. Idol Raffy at mga kapatid, ang pinakaunang vaccine po ay gawa ni Edward Jenner laban po sa sakit na smallpox virus noong 1796. Okay. Number two, Yuki. Ang pinakaunang vaccine na naimbento sa buong mundo ay ang Amelp vaccine noong 1732. Ginagamit itong vaccine na ito para protektahan ang tao sa paglala ng ubo. Dahil ang pinakamalalang ubo na naitala noon ay halos sigusigundo umuubo ang mga tao na pati aso ay naiingayan na. Oy. Okay, sige. Number three. Ang pinakaunang vaccine na inaimbento sa buong mundo ay Anukab vaccine. Anukab? Yes po. Maganda. Okay. Parang meron kulang eh. Halika na dito. Ito. Simple lang yan. Gusto ko sa isali ito eh, dahil pag ito sinali natin. Okay, bonus. Anong pinakaunang vaccine? Ang pinakaunang vaccine na naimbento ay ang Duke vaccine. Okay na. Eh, wala ka namang hawak na. Wala. Buti na lang. Tatlo lang yung ayuda natin. Okay. Thank you. Ayan si Nelson. Oh, gusto natin tumawa. Andiyan na si Nelson. Patatawalan tayo na. Okay. Ma'am, alin doon sa tatlo? Pero kung gusto mo yung number four, pwede naman. Bigyan ko ng pera. Pahawakin ko ng pera yun. Kaya lang, nalagyan ko ng 1,000 lang. Okay, ma'am, alin po? Smallpox, Amelp, Anukab. Netizen power, tulong! Sabi po ni Johnny, 1. Norma, 1. Glenda, 1. Rue Fernandez, 1. LJ, 1. Anna, 1. Kim, 1. Kung siya ano marukot, 4 daw eh. 4? Sige, nagano po. Denden Hoyoy, 1. Maria Teresita, 2. Zairon, 1. 1, okay. So, ma'am, ayan oh. 9 sa 1, sa 2, 1 lang sa 3, bokya sa 4. Oh. Ibig sabihin talaga may maraming tao may tiwala pa rin kay Nelson, ano, kahit na wala siya sa bilang. Okay. Ma'am, alin po doon?
1 po, sir. Ma'am, gusto kitang palalanan, hindi lahat ng oras tama yung mga netizen. May time na yung karamihan sa mga netizen, mali. Pero may time din na karamihan sa mga netizen, tama. So sure ka na sa number 1. Tingnan ko, buksan mo yung number 1, tingnan ko. Okay, number 2. Okay, number 3. Okay, ma'am. So 1, ano cab? Ano cab? Okay ba? Number, ang number 3, ma'am, is ano cab. Ang number 2 is a melp. And then number 1, smallpox. Babalik ta rin ko, ma'am, ha? Pag babalik, umpisa na sa number 3. Ang number 3, pag binaliktad mo, ang ano cab, bakuna. Ang ano naman, ang number 2, pag binaliktad mo, plema. Ang number 1 naman, pag binaliktad mo, soplam. Hindi nga, soplams. Soplam. So, ma'am, soplams, plema, bakuna. Binaliktad ko na para sa'yo, para mas mapabilis. Ma'am. Bakuna po, sir. Bakuna, number 3. So, number 3, yung ano cab. Ano ka, vaccine? Ano ka, vaccine? Ha? Ayaw mo ng soplams? Sige, isulat mo para makita niyo spelling. Para, yan, pakita mo. Babalik tari mo para tulungan natin si ma'am. Eh, nahihirapan si ma'am eh. Balik tari mo yung smallpox, soplams. Soplams. Oh. P-L-L-A-M-S. Soplams. Oh, di ba? Nakasoplams, soplams. Baliktarin mo naman yung amel. Oh. Ayan. Baliktarin mo naman yung anukab, bakuna. Okay. Sige, ma'am. Para maliwanag. Alin dyan? 1, 2, 3. Ma'am. Po. Alin dyan? Ayan o. Oh. Manood ka sa TV. 1, 2, 3. Ha? Netizen! Nahihirapan si ma'am. Sabi po ni Baby Jane, 2. 2. Ram, 1. 1. El Maria, 3. 3. Rose Rosette, 3. 3. Preseline, 1. 1. Zyron, 2. Oh, Tina Sulia, 2. Na 2. Nandilito na itong mga Margaret, netizen. Margaret, 1. 1. Nympha, 2. 2. Okay, sige, stop. Ma'am, ayan. Ano? 1 po, Sir Idol. 1. So, okay sa'yo yung soplams? Okay na? Ha? Po. Okay ka na. 10,000 din po yan. Ano? So, plums. Ayaw mo sa number 3. Bakuna. 1. Ha? 1. O, sige. Bigyan natin 1. Sure ka na, ma'am, ha? Open na natin. Ma'am. Po. Nahirapan ka? Opo, sir. I don't. O, sige. Ganito na lang, ma'am. Ano bang alam mong kanta? Hindi naman, si Rose, anong gusto mong kanta? Anong alam niyo pong kanta, madam? Oh. Ah, ma'am, kanta ka na lang kahit anong kanta. Habang kumakanta ka, bubuksan nila. Sige. Basta't wad ka na, ma'am, ha? Sige, kanta, ma'am. Please. Kahit anong kanta. Happy birthday. Happy birthday, Tagalog, English, ano? Bahay kubo. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes! Congratulations! Ayuda won 10,000 pesos! Sherry, basa. Dito na nga po, Idol Rafi at mga kapatid. Ang pinakaunang vaccine po na naimbento sa buong mundo ay gawa po ni Edward Jenner na isang British doctor taong 1796 laban po sa nakakahawang sakit na smallpox virus. Daw ayon po sa pag-aaral, walang naging gamot sa smallpox virus at natatangi lamang pong magagawa ay ang prevention at ito nga po ay ang pagturok ng smallpox vaccine. Ang sintomas po ng smallpox virus ay mataas po na lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsusuka at thrashes sa balat na may tubig o fluid sa loob. Kapag hindi po naagapan, pwede po itong mauwi sa pagkabulag. Ang smallpox virus po ay dineklara ng World Health Organization na nagtapos na noong pang 1980s worldwide. Ayun. Congratulations, Mama! 10,000 pesos. Apo-apo. Ayan. At meron tayong accomplishment report. Sir Rafi, natanggap ko na po ang aking napanalunan na 10,000. Pinambili ko po ng bigas, gamot at pinambayad ko po ng ilaw.
Maraming salamat po, Idol Rafi, as amazing immune energy, ang vitamins na napapalakas ng immunity at energy. Maraming salamat po. Hello po, Sir Rafi. Ito na po ang ayuda na natanggap namin. Gagamitin ko po ito sa pangbayad ng bills, pang grocery rin po para sa amin ng mga bata, pamili rin po ng maintenance ng lolo ko po. Maraming salamat po, Idol, at sa amazing immune energy, ang vitamins na nagpapalakas ang immunity at energy. God bless po. Imus Cavite at Canitoan, Cagayan de Oro City, sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik pa po ang Idol in. Otoridad at magdidemanda pa. So, meron talaga akong malaking tao rito o mga malaking tao na involved dito. Don't worry, ma'am. Mamaya sa wanted sa radyo, magkaalamanan na. Okay? Sige, okay, ma'am. Okay, salamat po. Kausapin naman natin ngayon si Mayor George Beris, Kalawan Laguna. Mayor Beris, sir. Yes, magandang hapon po. In fairness naman daw po sa inyo, Mayor, kumikilos naman daw po kayo tungkol dun sa problema ng Langaw invasion. Ika nga, diyan po sa barangay Paliparan. Uh-huh. Nakita nga namin, Mayor, yung cease and desist order na naipaskil na po doon sa site, sa lugar, sa tatlong poultry. Pero Mayor, hindi kayo pinaniwalaan itong mga may-ari at meron daw banta pang idedemanda kayo o nadimanda na kayo? Dinimanda na ako. Paano kayo nadimanda, Mayor? Samantalang kayo po yung nasa tama, ginagawa niyo lang po ang trabaho niyo. Eh, alam mo naman mga abogado, maski na tama ay iba ang sasabihin. Pero yung demanda nila for cessorari mandamus at saka restraining order, dininied na lang court. Okay. So kung dininied na lang court, edi implement na po natin, gumamit na po tayo ng kapulisan natin para yes, sa pilitan na baklasin na yan. At ikaw naman po ang mag-counter demanda ngayon sa kanila. Nag-usap na kami ng provincial attorney. So kung talagang ayaw sumunod, is papailo na namin ang kaso ng violation ng environmental code, violation ng building code, may maraming violation eh. So, wala ho ba kayo po the meantime magawa, Mayor, para mapakita mo sa kanila at makita nila na ikaw ay masigasig sa paggawa ng trabaho mo at ginagawa mo lang yung trabaho mo, therefore back up ka ng mga bumoto sa'yo. Kasi Mayor, yung mga netizens, yung mga tao dyan, humahanga po sa inyo. Kaya lang, ito pong mga maaari ng poultry, mukhang walang bilib sa inyo. Eh, hindi rin nga namin malaman ano ba ang pinagmamalaki. Minsan na-drop pa nga ang name. Undersecretary Malaya, na-drop na rin ang name ng provincial DILG. Aha! So, dininame na po yung DILG? Oo, dininame na po yung DILG. In spite of that, ang ano sa mga barangay is pag may nag-deliver o may activity, sabihan nyo bawal kasi walang business permit. Oh, pero paano yung Mayor? Kung walang business permit sa barangay at walang BPLO permit, wala ho ba kayo magawa, Mayor? Hindi nyo ba magamit yung inyong police power para paghuliin nila mga ito? Eh, hindi naman natin basta pwedeng mahuli. Pero Mayor, di ba pwede kayo mag-apply sa korte ng, I don't know kung anong tawag dyan, para ma-implement ito pong illegal na mga aktibidad nila? Illegal dahil wala silang permit and they're operating in that yes, area without your permit. Ang usapan namin ng provincial attorney, magpapaila kami ng separate na case ano for violation of illegal mga illegal activity. And let the court decide. Hindi naman natin pwedeng pwersahin na isara yun na baka tayo madali arbitrary detention mga tao sa loob. Hindi po. Ang ibig sabihin, halimbawa, Mayor, di lulusubin nyo. Meron ba silang business permit para doon sa mga structure nila? Wala. Building permit, wala. Di kung wala silang building permit, then Mayor, pwede yung pagbabaklasin yung mga struktura doon. Yes, but we have to get a court order. Kailangan pala natin kumuha ng court order. Pag pumasok tayo doon, baka matrespassing naman tayo. Mga
makakausap po natin si Ma'am Rose May Lee at mga kapwa niyang residente ng Barangay Aga na Sugbo, Batangas. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang hapon po. Okay. Nasaan po itong babuyan na inyo pong inireklamo, mabaho? Nasa tabi po ng mga bahay namin, Idol. Nakaperwisyo. Katabi mismo ng bahay niyo? Yung amin po nasa kabilang kalsada, yung iba po kapitbahay namin, katabi po nila, Idol. Ah, so ibig sabihin, hindi lang isang tao ang inireklamo nyo, kundi maraming tao na nagmamayari ng mga babuyans. Opo, Idol. Okay. Isang pamilya po sila. Ay, isang pamilya sila? Opo. Tapos hiwalay-hiwalay yung mga babuyan? Ganun ba? Sabi-sabi po, Idol. Yun po yung problema namin. Ayun. Okay. Ikinalat nila yung mga yung kanilang mga baboy. Opo. Nakapaligid dyan sa inyong mga kabahayan. Sabi po kasi siya ng ilat, Idol. Okay. Kung ilang... Kung sila nagpapaano ng dumi ng baboy? Ayun. Tinatapon. Yung mga dumi ng baboy, tinatapon na sa ilog? Opo. Pag po, lalo na po pag malakas ang ulan, Idol, sobra po nakakasakit na yung mga bata dito. Saka po yung senior po, katabi lang po talaga ng babuyan. Nako po. Ilan yung mga baboy sa tansya ninyo? More than 100 po, Idol. Ayun, militrato tayo. Opo. Ayan, okay, nagkalat nga. Tapos yung ilog, ayun o, kitang-kita yung mga dumi. Lumulutang-lutang ng baboy. Sige, wag natin pakita, baka may mga kumakain. Pasintabi po sa mga kumakain. Napakabaho po, Idol. Gano'ng katagal itong problema, Ma'am Rose May? 6 months na po ito, Idol. 6 months. At nasabi niyo na po ito sa inyong chairman? Opo. Pabalik-balik na po yung dalawang senior. Parang wala naman po nangyayari. Mm-hmm. Anong sinasabi po ni chairman? Parang pag po nagre-reklamo, wala naman po sa harap na. Konsehal lang po. Konsehal? Opo. Konsehal lang po yung bumubisita sa mga baboy. Konsehal ng bayan o kagawad? Kagawad po. Okay, sige. Sandali lang po, mama. Chairman Norberto Apolonia, Barangay Aga, na Sugbo, Batangas. Chairman, magandang umaga po, Chairman. Sir. Ay, nako, sir. Miss na miss ko na kayo. Gusto ko talaga kayo marinig. Sa TV ko lang kayo napapanood, pero yung personal nyo, yung salita. Salamat po. Welcome po. Salamat po, Chairman. Idol. Opo, Chairman. Magtawa po sa akin po ng mga kapitan dito, Idol din. Opo. Ay, sige, Idol. Sige, Idol, yes, ang tawag ko sa inyo. Sige po. Idol, ano ba to? Idol Norberto. Yes, sir. Paano po itong reklamo ng inyong mga kabarangay? Hindi mo inaksyonan. Eh, hindi ka idol kung hindi ka umaksyon. Ay, kung di ako umaksyon, ako mag-resign na. Oh, di mag-resign ka na ngayon? Ay, ito po, sa totoo po yan. Ay, todo action na po dyan, sir. Okay. Kung todo ayan action, po, eh, bakit sila nagreklamo, sir? Eh, hindi ko nga po alam. Kasi, sir, ako po ang magsasalita po. Ano po, ako na po. Sige po, kayo na po. Paliwanag ko po. Sige po. Kasi o yan, yung matanda na yan, nagreklamo sa barangay. Opo. Nagreklamo sa barangay, pinapuntahan ko yung may-ari po ng babuyan. Opo. Para mabisita. Opo. At yung nabisita na po. Opo. Malinis po naman. Mm. Pinatawag ko dito sa barangay, nagkaharap sila. Okay. Nagkaharap po sila, nagkasundo naman. Mm. Sabi ko, bigyan niyo pa rin isang pagkakataon. Kasi hanap buhay din naman to. Hanap buhay, okay. Kung hindi sakali po na malilinis yan, bago natin ipatigil. Ipatigil. Tapos, ang pinakamaganda ho niyan, magawa ho tayo ng petisyon para may kasama ho kayo, mas malakas ang pusan nyo. Petisyon, okay. Yes, sir. Ngayon po, nagpunta ho yan kay Mendic. Kaharap po na rin, kaharap na po yung may babuyan. Kaharap ang babuyan, may babuyan. Oh. Yes, ma'am, sir. Ngayon, nagpunta ho yan sa Senro. Senro. Yes. Tumawag ho sa akin ang main ng Senro, ang Senro. Tumawag ang Senro. Okay. Eh, di tinawag ko ulit yung may-ari ng babuyan. Tinawag ang may-ari ng babuyan? Oo, pinagharap yung tao, tinawag ko ulit yung may-ari ng walang complain. Pinagharap? Hindi po humarap. Hindi humarap? Yes. Tapos so, bukod pa ho di yan, sir, may nagre-reklamo pa rin sa akin. May nagre-reklamo pa rin? Oo. Okay. Kasi ang sabi ko nga, ganito para mas matibay. Kinuha ko nga, para mas matibay. Na po ilalagay sa aming account. Account? Yes, ang barangay. Sabi ko, lahat po na nagre-reklamo dyan. Lahat nagre-reklamo. Hindi po binibigyan ito ng requirements. Hindi binibigyan ng requirements? Oo, dahil sabi ko, hindi ko kayo, kasi ang order sa kanya ng munisipyo, order ng munisipyo, ay kumuha ng requirements sa akin. Pero hindi mo binibigyan ng requirements? Pero hindi ko binibigyan. Sabi ko, hindi ko kayo bibigyan dahil may nagre-reklamo sa inyo. Okay. Ngayon, kausapin nyo kaka yung mga tao na nagre-reklamo sa inyo. Kausapin? At sabihin nyo, kung ano yung reklamo, ginagawa nyo naman. Ginagawa? Ay,
Hindi, pagkakatapos na reklamo, nawawala ko naman na reklamo. Nawawalang reklamo? Oo. Tapos, opo. Nung ako nakawaran, kasi nagkaroon din ako na tama doon ako sa resort ko. Resort mo? Oo. Meron nung tumawag sa akin. May tumawag? Sabi ko, ganito ang gawin ninyo. Ganito ang gawin? Magpapirma ako kayo sa nakapaligid sa inyo. Magpapirma? Pag kayo nakabuo kahit sampo. Sampo? Dalhin nyo dito sa akin, ipatatawag ko yung pumirma. Ipatatawag? Saka yung may babuyan. Yung may babuyan? Nasa tabi nyo ngayon? Okay. Sige po. Oo. Ngayon po, wala pa akong dumadating dito sa akin petisyon. Wala pang dumadating na petisyon. Okay. Oo. Ngayon, ilagay ko na namin sa aming account. Sa inyong account? Sabi ko namin sa aming account. Sa aming account? Lahat na nagre-reklamo pumunta sa akin. Pumunta sa'yo? Hindi ko kasi yung pali sa cellphone lang. Hindi sa cellphone lang? Okay. Oo. Chairman. Ako naman, sir, sa totoo, lahat ng problema dito tinatanggap ko. Sa lahat ng problema, tinatanggap ko. At inaksyonan nyo. Okay. Chairman, pwede ako naman. Sinabi ko sa mga kapitbahay doon. Opo, kapitbahay doon. Ako na mismo napunta. Okay, napunta. Kapitpunta kayo sa akin at magreklamo kayo para reklamo. Kasi nakakaawa rin. Sandali lang. Guys, sandali. Chairman, continue ko lang magsalita. Tawagan niyo yung Senro, tawagan niyo Mayor's Office. Sige, continue lang, Chairman. Tawagan niyo. Okay po. Chairman, tutulungan kita kung paano natin pasara to. Papasara po namin to. Whether kayo po yung mag-cooperate o hindi. At least ang pinakamababa, Chairman, mapasara muna ito for the meantime habang kumukuha sila ng mga permit requirement sa mga kinaukulan para maging legit yung kanilang babuyan. Ikaw na mismo nagsabi, hindi mo binigyan silang requirement kasi may nagreklamo. So, ibig sabihin, nung mag-apply sila ng permit sa Senro, hindi sila binigyan sapagkat illegal yung kanilang babuyan. Kaya nga hindi mo sila binigyan ng requirement. Pero pinapayagan mo sila mag-operate, anong kapalit? Wala po, wala. Hindi ako nahingi kahit 5. Ang ayun ko sabihin, sir. Teka mo na, nagsabi ba ako na umingi ka ng 5? Ikaw na masyado kang defensive. Kasi sabi mo kung yung kapalit eh. Hindi, maray mo. Baka ang kapalit doon, magpakatino sila. Baka ang kapalit doon, magwalis-walis sila. Hindi. Ikaw naman. Okay po. Okay. Masyado kang defensive. Hindi, teka mo na, sir. Chairman, ako naman, chairman. Kanina ka pa eh. Kanina ka pa. Ngayon, chairman, may mga domain ng mga baboy nakita namin sa litrato, kumakalat po sa ilog, which is very, very wrong. Pollution po yon. Okay? Okay. Tapos, pangalawa, chairman, sir naman, yung mga tao sa paligid nagkakasakit na dahil nga po sa baho ng amoy galing sa babuyan. At kaya bakit po nagkakaroon ng mga amoy? Sapagkat hindi po sila sumusunod sa mga requirements na kayo po mismo nagsasabi kung paano talaga mag-alaga ng maayos ng babuyan. Siguro kailangan dyan ng proper sanitation, siguro yung tubig, di ba? Etcetera, na hindi na susunod. Chairman, ipasara niyo na po muna yan. At ipalipat na lang po sa ibang lugar. Yes, sir. Ito nga... Chairman, mamili ka, chairman. Iba-bypass kita at pupunta ako sa mas nakataas? Or ikaw ng action para hindi kayo lilitaw na napahiya? Kayo na po mismo ang gagawa ng aksyon. Para lumitaw na kayo pa rin ay gumawa ng aksyon kahit papaano. Kung ayaw niyo po, sir, aakit ako sa kataas-taasan at mapapasara yun, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa pagpunta ko sa mas nakakataas sa inyo, insulto sa inyo yun, sir. Mamili po kayo, sir. Bigyan ko kayo ng graceful exit. Okay. Kasi... Sir, mamili ka, sir. Kanina ka pa magsalita. Hindi pinabayaan na kita magsalita. So, mamili ka, sir. Graceful exit na ikaw ay magsasabi sa katabi mo ngayon, magsara na kayo kasi wala pala kayong permit at hindi kayo legit, or pabayaan mo lang at aakit ako sa kataas-taasan, mapapasara yan at mapapahiya ka. Mamili ka, sir. Sige na, sir. Hindi, sinabi ko na ho ngayon. Okay nga, sir. Mamili ka ngayon, sir. Kasi marami ka pang sinasabi na kailangan humingi muna ng petition, wag yung cellphone. Kailangan magpirma-pirma muna, saka mo aksyonan kapag may pirma. Pag wala mo nakapirma, hindi ka aksyon. Sir, mamili ka lang, sir. Please. Kami po ay aakit sa mas nakakataas sa inyo at mapapahiya kayo, o kayo pong magpapakita ng tao na kayo ay action para hindi kayo mapahiya? Sige po. Anong binubulong niyo po sa may-ari? Hindi. Ganito nga po. Sir, mamili na po kayo, chairman. Papasara niyo o kami po magpapasara? Sir, ganito nga, chairman. Chairman, sir. Sorry, chairman. Ipapasara niyo o kami magpapasara? Mamili ka. Yun na lang. Sure ka. May mga baboy pa doon. Hindi man huwag yung kadali na mapapasara agad. Ibig sabihin, hahakutin pa yung paglalagyan po ng baboy. Kaya nga, sir, ibig sabihin, ngayon pa lamang umpisa niyo po, chairman.
Pahakot niyo na po yung mga baboy. Tama? Sige, edi, kasi ganito ang hihingi sa akin ng no, mga ito eh. No, chairman, ayun no. Ayun ang paglalagyan no, mo na nila. No, no, no. Umpisa mo na ngayon. O umpisa ang kong umakyat kay Mayor. O sa Senro. O sa Menro. Okay, wala naman yung problema eh. Ito kasi sir, ko, kasi sir, pag napasan ako ito, sir, nang hindi dahil sa inyo, mapapaya ka. Hindi ho, bale. Pinasasara ko na nga. Kaya oh, nahimingi ko hindi, na bale, huwag ka lang wag ka lang mapahiya sa may-ari. Hindi ho. Pinasasara ko. Kasi saro, bahay. Ako, ba't palagi ka nagbubulungan dalawa, chairman? Anong meron? Ba't pa na yung bulungan yung... Pag hindi ka? Na ho. Sinasabi ko lang sana, pasasara ko. Ah, pasasara mo. Kaso siguro, sabi ng may-ari. Paano na yung ano natin? Paano na yung ano natin? Ano yung ano? Hindi, paano yung usapan natin na kayo ay mag-iimbestiga? Yun siguro, di ba? Hindi na eh. Order niyo yun eh. Siyempre, di pararating po sa kanila. Hindi, ayun sabi no, siguro. Paano na yan? Ang hindi na po na rin, sir. Hindi, isoli mo na lang. Hindi, sabi na siguro. Baka sabi naman, isoli mo na lang. Tatanong mo, ano yung susoli? Isoli. Ayun, magsuli ka ng kandila. Wala ang susoli. Ang kandila, magsuli ka ng kandila. Kasi... Ayun mo na rin, yung kandila, hindi po ito. Sir, hindi po ito mga kanu-ano. Kasi naghahalap po ito mga ito. Chairman, ginugood time lang kita. Pero Chairman, seryoso na po. Please, Chairman, pakisala na today, okay? Umpisa niyo na po paghakot ng baboy. Dahil kapag hindi, akit po ako sa Menro, akit ako sa Senro, akit po ako sa DNR. Humingi lang ho sa akin ng palugi dahil nga yung paglalagyan nila ng baboy. Pwede mo ba yun? Sir, problema na nila yon. Maggawa sila ng paraan. Magkausapin nila yung mga nagkakatay ng baboy. Magkausap sila ng mga property owners sa malayong lugar na pwede paglipatan ng baboy. Maraming pwede mong gawin na paraan. Okay. Pag-uugay niya kasi nakakaawar din yung ibang tao nagkaalaga ng baboy pag yun yung lahat yung ng aksyon natin. Pero ang aksyon ako, titignan niyo. Alang-alang sa inyo dahil ako, sa tutulang ah, ho, sige po. Maraming na rin ho kung award sa aking pagtitibay sa aking tungkulin. Okay. Nabigyan ako ho, hindi naman ako takot kahit sa makarating. Saan makarating? Sarado ko, anytime. Kasi akong kapitang dito. Ako yung nakikisama lang sa naghahanap buhay. Naghahanap buhay, opo. Kasi ako ho, Chairman, hindi po ako anti-business ha. Take note. Ang sa akin lang, yung mga negosyo, nagninegosyo, dapat ilagay sa lugar na wala na piperwisyo. Okay? Ako po ay pro-business, chairman. Chairman, pro-business po ato ako. Okay? Francisco Amoyo, Menro, Nasugbo. Maingay si chairman. Sir Francisco. Yes, sir. Chairman, pinagbigyan ko to si chairman, kaya lang marami sinasabi. Sir, pasara nyo na po itong babuyan na marami pong violation. Matagal na pong inireklamo at yung mga dumi ng baboy, lumulutang-lutang lang po sa ilog at wala silang mga proper na mga kagamitan o mga ginawang sistema para maging maayos yung kanilang baboy piggery. Okay, sir? Yung backyard piggery, sir, na lumaki. Lumaki. Papasyalan ko, sir, within this day yan. Ano po? Within? This day. Okay, go. Nasa field na po ako. Apo. May iba lang po akong inaasikaso ngayon. Baka po mamaya after, naspasyalan ko yun. Okay. At gusto ko, sir, by Monday, nakikita ko na po, tinatransport na yung mga baboy palabas. Okay, sir? Sige po. Gawin po natin ang mabilis ng action ng problema yan dahil matagal-tagal na rin naman po yan. Apo. Sir Francisco, sobrang thank you, ha, Sir Francisco. Sige po. Mabuhay po kayo. Oh, yan, chairman. Nakita mo? Okay. Thank you, chairman. Okay. Thank you, chairman. Okay. Thank you, chairman. Ma'am Rose May Lee. Hi, Dol. Sinisiguro ko sa inyo, by Monday, marami sa mga baboy na yan, wala na dyan. Marami salamat po, Idol. Tututok po yan. Marami salamat po. Apo, sisiguraduhin ka po. Ako po mismo, personal, tututok po. To make sure by Monday, karamihan sa mga baboy, wala na dyan. Umpisa po bukas, dinadahan-dahan na po yung pagpaalis ng mga baboy dyan. Okay, ma'am? Opo. Salamat po ng marami, Idol. Walang ano man po, ma'am Rose. Matakatagal na po niya, 6 months na po. Okay, ma'am. Wala pang 6 minutes. Oh, naayos na natin. Okay, wala pang 60 minutes. Thank you po, Madam Rose May, at kumusta na po sa inyo lahat dyan. Salamat po. Magandang... Opo, ma'am. Thank you po, ma'am. Opo, ma'am. Si chairman malungkot. Oh, si chairman. Sayang.
Ang sabi po dyan sa nagre-reklamo, lahat sa reklamo niya in-action lang po. Opo. Walang problema dyan. Walang problema. Ngayon, pinag-usapan natin. Pinag-usapan. Pasarado. Pasarado. Ako lang in-action dyan. Lahat ng problema ginagawa mo ng paraan. Pasarado. Chairman! Gusto ko lang. Chairman, bahay niyo. Chairman. Bahay niyo ba yan? Bahay niyo po yan. Office niyo yan. Barangay Hall. Kaganda naman ang office niyo. Okay. Siyempre ho. Ako yung number one, no? Awardian ako. Number one. Oh, yung saging, chairman, sino nagbigay sa inyo ng saging? Yung saging. Binili ko ito. Abi, wala mo ako sinabi. Binili mo yan, yung saging. Okay. Sa totoo lang, galit din ako sa nagbigay sa akin. Apo, apo. Sige po. Kasi dito naman. Okay na po. Chairman, okay na. Chairman, okay na. Thank you, chairman. Magandang umaga po, chairman, sir. MJ. Anytime po. Okay, sige po. Tatanggapin po. Apo, 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 apo. MJ, anong sabi ng netizen? Ito, Idol, sabi nila, grabe to, si Manuel Legazpi, Chairman Debold. Uy, hindi po masama ang magnegosyo, pero kung nakakaabala na at nakaka-permisyo sa mga paligid, sa kalusugan, at yung mga talagang, yung mga health na mga kapitbahay mo nakataya, aba, mag-resign ka na dyan. Halatang pinapaboran mo. Magkano ba, Chairman? Magkano? Sila po, sabi niya na, si Jerry Lunori, grabe ka, Debold, ha? Anong klaseng chairman ka? May zoning dyan sa bahay. Imposible, hindi niya alam ko anong sakop ng residential na area ng Babuyan. Chairman, pulpul ka, wag kami. Nako, masanay ka ng walang leksyon sa birthday mo. Grabe yung mga keyboard warriors, Idol Rafi. At ang alam ko, hindi po Debold yung pangalan niya, mga keyboard warrior. Anyway, back to you, Idol Rafi. Bakit Debold? Anong, ba't Debold? Debold, marami nang comment Debold. Ah, baka kamukha siya ni Debold Sinas. Yung dating PNP chip. Hindi, Debold. Idol, no? Parang buka. Ah, okay. Ah, baka kamag-anak siya ni PNP chip dati, Debold Sinas. Mari, baka magkahawig daw sila. Okay lang yon, walang problema. Sige, salamat MJ Marfori at magbabalik pa po ang Idol. So, paano to? That's the biggest dilemma that you have. Ngayon lang kami nakarinig ng ganito na yung mayor binabangga nitong isang negosyante dyan na illegal naman kung tutusin. Ayon nga po mismo sa inyo dahil walang permit. Hindi lang mayor, pati taong kapitbahay binabangga. Naku po. Kung kayo nga po, mayor, kayo po yung otoridad dyan, hindi nila kinakatakutan. So much more po yung mga residente. Kawawa naman, pobre yung mga residente. Okay. Within the week, we'll file a case. Inaayos lang ng abogado. Yusek Martin Dino ng DILG. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon, Idol at saka si Mayor. Good afternoon po. Yusek, pakitawag pansin nga kay Yusek Malaya. Kung totoo ba na itong si Yusek Malaya ay kakilala, kaibigan, padrino, kung ano pa man yan, nitong mga may-ari ng poultry farm sa Barangay Palifaran, Kalawan, Laguna, itong Halex Farm, Escriba Farm, and Pumona Farm, dahil naninamed drop daw po, ayon kay Mayor, naninamed drop daw po ang pangalan ni Yusek Malaya. And true enough, ito'y nagkakaroon daw po ng mga pag-uusap para ma-resolve itong problema. Yung DLG daw po na mamagitan, anong kinalaman ni DLG sa mga walang permit na negosyo, di po ba? Papaalam po agad yan kay Yusek Malaya at babanggitin ko itong problema dyan. Pero ang pagkakaalam natin naman dyan, ako naman, ang trabaho namin ay siyempre tulungan namin ang LGU. Kaya nga DILG ito Department of Interior and Local Government. Ang tinutulungan namin dito, siyempre, unang-una, ang governor, mayor, tapos punong barangay. Oh. Para ma-implement nila yung kanilang mga trabaho ng tama, no? Kaya nandito tayo para tumulong and to supervise. Okay. Kaya nga, katulad nito, sorry Yusek. Okay, ginagawa ni Mayor yung kanyang trabaho. Nag-issue siya ng cease and desist order. Kita naman po sa picture, naglagay siya ng mga tarpaulin doon. In fact, inutusan pa niya yung police at yung barangay chairman na i-implement yung kanyang order. Pero ayaw pong maniwala nitong mayari ng mga farm. Dinimanda pa siya at wala pong business permit. Wala pong building permit, walang lahat, and yet helpless po si Mayor dahil
ididimanda siya nitong tatlong farm. Ano pong advice niyo po bilang USEC dyan sa DLG? Sa amin ho, pagka ho may violation, andyan po ang ating kapulisan to enforce the law. Sorry, USEC ha. Yung pulis nga po, takot eh. Hindi pwede. Pagka po didipalitan, no, sabi ko nga, andyan po ang ating kapulisan to assist our city mayor, the punong barangay, and the governor to implement kung ano yung mga local rules natin. Okay, USEC, since you are the... Okay, dito tayo sa ating second portion ng Amazing Immunergy. Ayan, vitamin C, zinc, B3, and of course, moringa, pampalakas ng immunity, boost your immunity and energy. Ayan, from IM Worldwide, exclusive sa mga distributors ng IM Worldwide o sa website ng IM Worldwide. At ngayon, tatawag na tayo ng ating contestant para sa ating trivia. Sayaw muna. Okay. Sige. Kanta. Sayaw. Ang tanong, sino ang pinakamalusog na co-anchor ni Rafi Tulfo? Yo! Si Shari? Si Yaki? Si Yuki? Or... Direct, focus mo rito. Or, si Ranet. Sinong pinakama? Oh. Okay. Heavyweight. Heavyweight. Hindi, si Ranet, ano to eh? Ano ba tawag sa nga? Paperweight? Mas maganda sa paper. Fly, ano? Featherweight? Featherweight. Hindi. Hair, hairweight. Nasaan na yung tatawagan natin? Wala pa? Tawag pa ng tawag. Kaya pa sino? Bakit hirap kayong tawag? Ang daming tao. Sandali lang. Bakit sasabi niyo, Mare, bilisan mo Mare. Baka makumari yung tinatawagin niyo, kaya tagal. Naliligo lang ako, Mars. Sandali lang. Abay, masama yan. Ayoko niyan. Okay, ito gusto ko yung random. Hindi, totoo. Hindi, gusto ko random. Kasi pag matagalan ganito, baka mag-iisip yung mga netizens na kinukontak. Sandali lang, Mars, ha. Nagbibili pa ako ng suka rito. Dapat... Agad-agad. Wala mga friendship dito. Bawal mga friendship. Okay. Ma'am Josephine ng Batangas. Opo, sir! Ma'am, wala ba kayong mga kaibigan barkada sa TV5 dito sa amin? Wala po akong kilala, pero raro po ko nanonood. Ah, okay, good. So, walang kakilala sa amin? Pa? Walang kang kakilala ka sa mga staff? Marami po. Kayo po, terapi to. Ah, okay, good. Okay, kung ako lang kilala mo, okay, good yan. Sabihin, pinapanood kami palagi. Thank you, madam. Ma'am, ito pong tanong. Ano yung pinakamalaking mall sa buong mundo? Pinakano po, sir? Pinakamalaking mall. Mall. Mall? Oh, sir, wala po kung masyadong alam sa mall kasi hindi po ako naglalalaman sa bahay. Hindi po ko Tama. Dapat lang. Bigyan kita ng clue. Tama, huwag kang lumabas. Bawa. Pinakamalaman po talaga po, sir. Okay, sige. Tulungan kita, mama. At saka netizen. Sir, pinakamalaman po. Ma'am. Okay. Ma'am. Ito. Sherry, anong pinakamalaking mall? Madam at mga kapatid, Idol Rafi, ang pinakamalaking mall po ay ang SM Mall of Asia. Pero, Idol, dati... SM Mall of Asia? Oo. Pero, nung Sunday, idineklara itong Mall of Asia in the world na. Mall of Asia in the world? Oo. In the world na pinakamalaki na sa buong mundo. Yung SM, yung dyan sa... Sa Pasay. Pasay. At ito pa, Idol Rafi, sa sobrang laki po ng Mall of Asia, kayang-kaya po nit, meron po itong parking. Parking. Para sa mga barko. At, alam niyo ba? Parking para sa mga barko? Oo, ganun kalaki ang Mall of Asia, Idol Rafi. Oo. At, alam niyo ba, na yung Symphony of the Seas na pinakamalaking barko sa buong mundo ay nagpa-parking dyan. Sa Mall of Asia? Oo. Oh, okay. Sige. Mama, nakinig ka. Mall of Asia, ang number one. Tinutulong clue. Okay. Number two. Ang pinakamalaking mall sa buong mundo
ay ang Global Mall. Global Mall. Globe yung buong mundo, okay? Yes po. Matatagpuan ito sa bansang South Africa. Oh. May kasalukuyang sukat ito na 1.6 million square meters. Million square meters na? Opo. Okay. Sa sobrang laki nito, ay kulang ang isang linggo para malibot to. Wow! Isang linggo bago maikot. Okay. Wow! Okay, mamaya, nakikinig ka. At pangatlo? Idol, ang pinakamalaking mall sa buong mundo ay ang Dubai Mall. Meron itong 12 million square feet o katumbas ng 50 soccer fields na matatagpuan sa UAE, Idol. Ah, sa Dubai? Opo. Okay, sige, ma'am. Alin po, ma'am? E yung Mall of Asia sa Pilipinas, Global Mall sa Africa, or Dubai Mall. Opo. Ma'am, pero ano? Lang po, alam ko na mga mall, sir, eh. Ah, sige, ma'am, ito. Tutulungan kayo ng netizens. Netizens! Opo. Sabi po ni Anna, 2. Erica, 1. Kim Asis, 2. Evangeline, 1. Emma, 2. Ann Fernandez, 1. Si Jonar, 1. Jing, 2. Si Erica, 2. Si Jorian, 3. Aling Maliit, 3. Rizel, 3. Adrian, 3. Jocelyn, 2. Bernadette, 1. Okay, Alexis, stop. Alexis, 3. Okay, okay. Good. Tama. Okay, ma'am. Lamang po ang 2. Global Mall sa Africa. Globe. Oh, Global Mall. Tapos yung isa, Mall of Asia, 5. Tapos Dubai Mall, 3. Ay, 5 din. Ma'am. Ha? Nakapunta na ho kayo ng ano, ng Dubai? Hindi pa po, sir. Hindi na po nakakasakit pa kahit balik ko. Yung gapo, aeroplano po. Okay. Ah. Yung Mall of Asia daw, pwede na mag-park doon ng barko. Hindi ko rin po alam, sir. Hindi nga po nakarating pa ng Maynila. Hindi po kasi ako layan, sir. Hindi daw siya layan. Hindi na po alam na po kung lumayan. Okay. Ma'am. Opo. Ito, makinig ka. Pwede pang mag-park ng aeroplano doon? Oo, Idol. Mag-landing. May daungan doon, Idol. Oy, ma'am. Ayan, ma'am, oh. Yung sa Mall of Asia daw, pwede rin mag-parking doon yung aeroplano, mag-landing. Opo. May runway doon. Opo. May runway doon, Idol. May runway. Opo. Oh. Mall of Asia, may runway. Bago yun, ano? Bagong runway? Bagong runway. Sige, netizen. Opo. Ilan? Sabi po ni Emily, 3. Bernadette, 2. Conrad, 3. Johnny, 3. Manilin, 2. Zen Chen, 3. Wilma, 3. Okay, stop. Stop. Pag sinabi ko stop, stop agad. Okay. So, ma'am, ang 3, nakakalamang. Ma'am. Tulungan kita, 3, nakakalamang. Oo nga po, sir. Sampo na po yung 3. Oo, tama. So, saan ka? Dubai Mall po, hindi pa nga po nakakarating dyan. Hindi ko nga po alam yan eh. Ah, sige, so ma'am, saan ka? Susundin mo yung sinabi ng netizen o... Ano? Sir, ako po ay number... Sige ma'am, number... Number 2 po, sir. Para number 2? Global Mall. Global ang gusto mo? Global. Opo, sir. Ma'am, paano ba sandala? Ma'am, makinig ka ma'am ha? Paano ba isang Boy Scout ba ito? Opo. Okay, pakita mo nga. Hindi, direct dito yung camera sa akin. Yan. Boy Scout yun, gano'n, no? Ano? Hindi ko alam na totoo po talaga ang tawag niya, sir. Hinihintay talaga yung tawag niya. Hindi ko alam, sir. Ano, hindi siya baka? Hindi ko alam na lang, sir. Hindi ko alam na lang. Okay. Oh, sige, ma'am. Ma'am, ano? Okay na. Okay na, ma'am. Okay, so ma'am, pili ka. 1, 2, 3. 3. Okay. Buksan nyo na. Buksan na lahat. Number 3, panalo. Basahin mo number 3. Ma'am, sandali lang, ma'am. Okay, basahin mo. Ang pinakamalaking mall sa buong mundo ay ang Dubai. Ang mall na ito ay merong 12 million square feet katumbas ng 50 soccer fields sa matatagpuan sa UAE. Ang mall na ito ay mayroong 1,000
than 200 shops, 22 cinemas, and 120 restaurants and cafes. Matatagpuan din dito ang pinaka-largest indoor aquarium sa buong mundo. Okay, ma'am, narin niyo po. Shopping. Congratulations, ma'am, 10,000! Thank you, ma'am. Opo, ma'am. Sige po. Congrats. At meron tayong accomplishment report. Magandang umaga po, Sir Happy Tulpo. Natanggap ko na po yung ayudang papremyo na napanalunan ko po. Marami-rami salamat po. Malaking tulong po to para sa aking pamilya. At maraming salamat din po sa staff ng Idol in Action. At maraming salamat din po, Idol Rappi, sa Amazing Immunergy, ang vitamins na nagpapalakas ng immunity at energy. God bless po. Yeah. Magandang umaga po, Sir Idol Rappi. Ito na po, nakamili po sa ayuda ninyo. Maraming salamat, Idol Rappi, at sa Amazing Immunity, ang vitamin na nagpapalakas ng immunity at energy. Okay. Das Marinas Cavite at San Remio, Cebu City, sumasaludo po kami sa inyo at magbabalik pa po ang Idol In. Undersecretary for LGU Affairs, then kausapin niyo po si Mayor, tulungan niyo po si Mayor. Mayor George. Po. Okay, sa kabilang linya po si Yusek Martin Dino, usap po kayo. Actually, ang problemang ito ay matagal na. It's more than a year na. Binigyan namin ng notice noong January, notice of closure for non-compliance ng mga building permit, barangay clearance, barangay permit, wala rin mayor's permit, walang business permit. Inihablapan niya ang mga taong barangay at barangay official. Mayor, unang-una, malaking violation na yan. Tsaka, ang balita ko dyan, merong environmental, dahil yung nga, yung mga nilalangaw na. Dapat yan, meron din ano yan sa DNR. Dapat naka-comply din siya dun sa mga requirements na itinatadhana ng batas para makapagtayo ko ng poultry o kaya ng babuyan. Yusek, ano po yung maitutulong ninyo dyan sa DILG? Kasi nga po, ginawa na ni Mayor yung kanyang trabaho and yet, ito po, natatakot siya na baka siya ay didimanda, etc., etc. At nagagamit po yung pangalan ni Yusek Malaya na ninename drop di umano. Ano po yung advice niyo po, Yusek? Siguro, ilapit ko kay aming OIC ngayon, sa OIC Torres, para, kasi kami din naman ang mayawak ng mga pulis eh. Kasi kaya, enforcement ng batas na yan eh. Diba? Pagka meron kang binabiolate, kaya nga pwedeng ipahuli natin sa pulis or ipapadlock na yan. Pagka nag-resist sila, edi arestuhin. Ito pa, Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Kanina ka pa nakamonitor, anong suggestion mo kung batas na pag-usapan dito sa pagmamatigas nitong tatlong poultry farm? Okay, sir. Ang suggestion ko dito is mag-file tayo ng civil case. Ang tawag po natin is abatement of nuisance. Doon po sa abatement of nuisance, ang gagawin po ay papruweba natin na hindi nakakatulong sa community yung chicken farm na yan. Kapag ka nangyari po yun, nag-agree sa atin yung korte, maglalabas po, galing na po sa korte mismo na kailangan isarado na tong chicken farm na to. Now, kapag matigas talaga, siga sila at itutuloy pa rin ang operations, pwede po natin silang ipakulong dahil sa direct contempt. Direct contempt. Medyo malambot pa yun. Yes. Sorry, hindi ako bugado. Pero yung bang walang business permit, walang barangay permit, at yes, nuisan sila at sila ay talagang perwisyo, eh bakit po hindi nalang puwersahan, ready ng mga pulis? Last round na tayo ng ating Amazing Immunergy. Okay.
Zaldi ng Bacolod. Sir! Sir, good morning. Good morning. Okay, sir, ready ka na sa aming katanungan, ha? Ito. Oh, sir. Ano po yung kauna-unahang ospital sa buong mundo? Pilipinas, sir. Ah, Pilipinas. Ah, Pilipinas lang pala, sorry. Opo, Pilipinas. Okay, kauna-unahang ospital, mas madali ito, sa buong Pilipinas. Okay. So, okay. Ngayon, number one. Okay. Idol Rafi, mga kapatid, ang pinakaunang ospital ay ang Ospital Real na itinayo sa Cebu taong 1565 at ito po, mga kapatid, ay isang military hospital. Okay, sa Cebu, military hospital. Number two. Ang pinakaunang ospital sa Pilipinas ay ang Ospital de Dios. Hmm. Itinayo po ito nung mamatay ang ating Hesukristo po. Ah, eh, ano, parang AD. Opo. After the death of Christ. Yes, pwede po. Nga. Nung pagkapatay ni Hesukristo, nagpatayo agad ng ospital, ospital dito. Pwede, pwede. Saan lugar to? Ito po ay matatagpuan sa lalawigan po ng Bulacan. Bulacan. Okay. Sige. Cebu, Bulacan. Ikaw naman, saan? Idol, ang pinakaunang ospital dito sa Pilipinas, ang PGH po. PGH. Na dating Hospicio de Pilipinas. Hospicio de Pilipinas. Dito po pinanganak, Idol, si God Jose Rizal po. Ah, okay. Pero mas matindi ito, eh, panahon pa ni Jesucristo. Pagkamatay ni Jesucristo, AD. Oh, sir, alin dyan sa tatlo? Number one, Idol. Number one. Number one. Number one. Ano ba yung sa number one? Hospital Real. Hospital Real. Opo. Ayaw mo ng ano? Ayaw mo ng PGH? Pwede rin, Idol. Number three. Netizen Power, tulong! Sabi po ni Mads, 1. 1. Erica, 2. 2. Ariel, 2. 2. Kim, 2. 2. Jimmy, 3. 3. Anna, 1. 1. Stop! Okay. So, ngayon, 2. So, 2, Ospital de Dios. Ah, matindi ito sa Ospital de Dios. So, ibig sabihin, kaya nga pala de Dios kasi pinangalan kay Kristo nung pagkamatay. Okay, AD. Sir, alam niyo ibig sabihin ng AD? Alam niyo kung kailan pa yun? After death. O nga, kaya nga po. Ano kay tsura ng Pilipinas nung kapanahon ni Cristo? Hindi ko pa alam. Ano kay tsura ng Bulacan? Hindi pa tayo pinahanak noon, pati kaluluwa natin. But anyway, so tingin mo, yung PGS na number 3. Kasi sa PGS, dyan pinanganak. Sa No Limit Angere ata, nakalagay na, no? Yes po, Idol. Doon pinanganak si Rizal. PGH. Oh, No Limit Angere. Oh. Nabasa mo pala 'yon. Opo, kanina lang po mga 5 seconds ago. 5 seconds. So, ma'am, sir, number 3. Netizen Power next. Jimmy 3. 3. LJ 1. 1. Rizel 1. 1. Si Parvina 1. 1. Wait lang po, ang bilis. Okay. Si Dang 1. 1. K 1. 1. Stop. Okay. So, sir, Ospital Real, sir. Ospital de Dios, PGH. Number one na lang, sir. Number one na lang. Sure ka? Oo. Oo, sir. Kasi, anong kasi ano eh, sir eh. Mataba eh. Anong connect? Anong connection yung pagiging... Alam mo, hindi na kita tutulungan, kuya. Maganda, Idol. Maganda. Maganda siya eh. Idol pa nga, yan eh. Wala, sir. Nasabi mo na, sir. Narinig na ng buong mundo. Wala na. Kakabig ka pa, sir, eh. Ah, maganda. Nadulas lang siya. Hindi ibig sabi matama. Maganda. Tama, sir? Nagkamali, sir. Nagkamali. Nagkamali. Okay, sige. Anyway, let's go. Ma, sir, para mabuksan ni Sherry, kailangan kumanta ka. Dahil kung hindi ka kanta, hindi niya bubuksan yan. Tama ba, Sherry? Yes, Idol. Ah, sige. Okay, sir. Kanta, sir. Galingan mo, sir. Ako, sir, nakakanta, sir? Oh, siyempre, ikaw. Ikaw magpapabukas eh. Dahil pag hindi kumanta, hindi niya bubuksan. Malabo kasi ako. Maski na ano, sir. Maski na anong klaseng kanta. Kahit na ano, sir. Sige na. Rico J. Puno, mga ganun. Sige. Hindi. Wala talaga akong alam, Bahay sir. Bahay Kubo. Bahay Kubo. Happy birthday. Sige po. Oh, sige, sir. Bahay Kubo, kahit munti, ang halaman doon. Yo! Para talaga kay Sirian, sir. Congratulations! Thank you, sir! Sabaka pa, kuya. Sherry, basahin mo. Okay. Ito, mga kapatid, ang pinakaunang ospital sa buong Pilipinas ay ang Ospital Real na itinayo po sa Southern Island po ng Cebu
taong 1565 at ito po ay isang military hospital. Ito po ay pinondohan ni King Philip II at ng Spanish government. Inaprubahan ni King Philip si Miguel Lopez de Legazpi na magtayo ng ospital sa Cebu na eksklusibo lamang dati sa pagpapagamot ng mga matataas na opisyal na Kastila, sundalo at mga manlalayag. Nilipat ito sa Maynila, sa may Intramuros po natin dito noong 1571 at pinangalan ng Sternberg Hospital. Ngunit, nag-iba din po ito noong World War II. Dagdag ko lamang po mga kapatid na ang San Lazaro Hospital po ang sumunod na itinayo dito sa Pilipinas noong 1578. Okay, very good. Sir, congratulations. 10,000 pesos. Okay. At nagbabalik pa po ang Idol in... Susunod na po, Lunch Out Loud sa TV5, Shell Cosim sa mga balita magpapabusog sa inyong kaalaman sa Signal Channel 1. Tandaan, magmask, hugos ng kamay. At lagi po tayong mag-ingat Pilipinas, Chiang Mari, si MJ, at mga dancers. Ready na ba kayo para sa ating closing dance number? Go!